magandang gabi sa lahat. Magandang gabi. Ang kagabi po, last night, ang topic natin actually is introduction na yun. Three Angels Message. Ngayon po, ang pinaka-theme natin para sa series na ito, tapusin natin siguro mga 25 na fundamental beliefs. Supposedly 28, pero yung iba ay i-mix-mix ko. So ngayon po, ang ating, meron po akong mga katanungan sa inyo bago po magsimula ang ating mensahe. Number one question, the Jewish nation missed the first coming of Jesus because there was not enough information in scripture about it. Ano kaya yung kasagutan dyan? The Jewish nation missed the first coming of Jesus. Bakit kaya na-miss ng Jewish nation? Or Jewish nation, ang first coming of Jesus Christ? Because there was not enough information in the scripture about it. Ano kaya yung first na, ano yung mga sagot ng question number one? Number two. The first thing that Jesus warned his disciples about concerning his coming was deception. Number three. The Bible says that the events preceding his coming will be like headaches, which come once in a while. Ito ba talaga ay napakasakit sa ulo yung itong pagdating ang event na to? Kung bakit sabi dito ay his coming will be like headaches. Number four. Paul writes that in the last days we will see a large breakdown of the Christian faith. And number five. Jesus wants us to know how near we are to the end so we can prepare. So yun yung mga katanungan at ito yung mga kasagutan. Para at least ang ating isip ay sa tanong, meron tayong maisagot. Number one question, the Jews missed the first coming of Jesus because there was not enough information in scripture about it. False. So over 300 times. So, yung sa Bible, makikita yung about the second coming of Jesus Christ. Pero bakit na-miss nila ito? It's because of what? Hindi nila nabasa or hindi nila binasa or kung nabasa man nila, hindi nila in-accept ang mensahe ng ating Panginoon. Second, the first thing that Jesus warned the disciples about concerning his coming was deception. So, ito po ay true. In Matthew 24 verse 4, ano pong sabi doon? Basahin po natin. Please open your Bible in Matthew 24 verse 4. 24 verse 4. Ang sabi po dito ay, and Jesus answered and said to them, take heed that no one deceives you. So in the last days, marami po yung deception na mangyayari sa ating mga Christian, sa ating pananampalataya. Pero ano po yung ating preparation doon sa deception na yan? The Bible says, number three, the Bible says that the events preceding his coming will be like headaches, which come once in a while. So, ito po ay true or false? Ito po ba ay true or false? So, makikita rin ito sa Matthew 24 verse 24 verse 8. The Bible says that the events preceding his coming will be like headaches. All this are the beginning of sorrows. Lahat na mga bagay na ito, lahat na mga tanda na ito ay ano po? Beginning pa lang of sorrows. So, number five. True or false? Paul writes that in the last days, we will see a large breakdown of the Christian faith. True or false? In 1 Timothy. Ano po yung kasagutan ninyo? Tama. Ang sagot po ay true. In 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, perilous times and perilous men. So, sabi po dito sa verse 1, but know this that in the last days, perilous times will come, for men will be lovers of themselves. So,
the large breakdown of Christian faith. So dami-daming mga tao magkakaroon po ng ano sa ating moral na mga moralidad. So yung iba po ay matitigas ang ulo, masuwail sa mga magulang, marami pong krimen na mangyayari. So, number five, Jesus wants us to know, nakita na tuloy, Jesus wants us to know how near we are to the end so that we can prepare. True or false? True. Matthew 16 verse 3, ano pong sabi? 16 verse 3. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and threatening. Hypocrites, you know how to discern the face of the sky, but you cannot discern the signs of the times. You cannot discern the signs of the times. Jesus wants us to know how near we are to the end so that we can prepare. Gusto ng Panginoon na may ihanda tayo sa kanyang pangalawang pagparito. So yun po yung mga katanungan sa gabing ito. Bago po tayo mag-proceed, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, inihiling po namin ang banal na Espiritu Santo na manahan po sa aming mga puso. Tulungan niyo kami, Panginoon. Ibuhos niyo po, Panginoon, na ang kapangyarihan ninyo nawa ang siyang manguna sa lugar na ito. Gabayan niyo kami, Panginoon, na ang banal na Espiritu ang siyang magsalita sa akin, hindi po ang aking sarili. At maintindihan po namin bawat salita na aming mapapakinggan at bawat scripture or text na aming mababasa. Ito lang pong aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Misteryo. Napakaraming mystery or misteryo sa iba't ibang mga bagay o iba't ibang panahon sa iba't ibang places or iba't ibang mga lugar kung saan mundo or saan man tayo magpunta. May mga mystery na kung saan there are mountains, cities of the Incas built high up in the Andes of Peru. Then why and how the Incas built these cities and the mountain tops in a great mystery. So, kung titingnan natin, bakit kaya naglagay sila ng mga houses doon, nag-build sila ng mga bahay doon sa mountain top. Yun ay mystery na kung bakit nagkaroon doon ng mga bahay. Then what? There is a mystery of Stonehenge in England. No one knows exactly why it is there. Who built it or what is the significance? Hindi natin alam bakit kaya nagkaroon po ng mga bato dyan. Yun ay mystery or misteryo. At meron pang isa. Stone Faces of Easter Island. Isang mystery. At ang isa po ay ano? Yamashita Treasure in the Philippines. Alam niyo po yun? Ito ay isa pang mystery hanggang ngayon. Hindi pa rin maintindihan kung ano ba talaga ang katotohanan tungkol sa Yamashita Treasure. Kung titingnan natin, sabi nila ay yun daw ay nahawakan ng Marcos family. At nung namatay si Marcos, siya po ang nakakaalam noon kung paano makuha yung Yamashita Treasure. Ito ay mystery pa rin hanggang ngayon. Kasi hindi pa rin nakikita or hindi pa rin bahagi yung mga gold na yon. Pero merong mystery sa Biblia na kung saan napakaraming misteryo sa Biblia na hanggang ngayon ang mga tao ay nakakonfuse pa rin at ang iba ay ayaw nang magbasa at ayaw nang pakinggan. Dahil ano ba yan? Hindi ko maintindihan yan. Bakit may 666? Bakit may iba't ibang mga hayop na dyan? May mga 10 sungay? O ano pa? 7 sungay at 10 ulo? O ano pang mga mystery doon? Sa Bible. There are the prophetic parts of the Bible which are most mysterious. So yung 4 na mga kabayo, anong mystery dyan tungkol sa Revelation? At ang babae sa Revelation, 2 babae sa Revelation, ito po yung isang babae na kung saan nakasuot ng purple at red na nakasakay sa dragon. Ito, nakasakay sa beast. 7 heads and 10 horns. 7 heads and 10 horns.
in Revelation 17. At merong isang babae sa Biblia na nakasuot ng white, pure na babae. At siya po ay hinahabol ng dragon. Kung titingnan natin, lahat ng mga bagay nito, lahat na makikita natin dito, ay isang mystery na kung saan mababasa natin sa Biblia. At hindi natin malalaman ito, maliban lamang, kung babasahin natin ang ating mga Biblia. Revelation also contains mysterious angels flying in the sky. At ito po yung three angels' message. Then, meron po mga symbolism ito or mga symbols. At mysteries about 666 in Apocalypse or Revelation chapter 13 verse 1 to 18. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. Ito po ay mystery. Pero hindi muna natin i-reveal ito kasi ang ating pinaka-basic ngayon is Daniel 2. At preparation, kung ano na po ba ang kalagayan natin ngayon? Ano na po ba ang ating, saan na po yung situation natin ngayon? Tayo po ba ay nasa gold pa? Tayo po ba ay nandun pa sa ulo ng Babylon na kung saan ay napakayaman na kaharian? At ang pinaka-focus natin ngayon ay ang pinaka-basic sa Daniel 2, preparation para sa signs of the second coming of Jesus Christ. Kailan ba darating ang ating Panginoon? Ang Revelation ay napakaraming ang mga haka-haka or sabi-sabi na ang ito po ay closed book kasi hindi talaga nila maintindihan. Kinose na lang nila talaga ang Biblia. Or hindi na talaga binasa yung Revelation. Hindi po natin maintindihan ang Daniel 2 or yung Daniel, all about Daniel, kung wala po yung Revelation. At hindi rin po natin maintindihan ang Revelation without the Daniel. Because the book of Revelation contains so many mysteries. Many people declare that it cannot be understood. But it can. So some people even say that Revelation is closed book. Pero ang Revelation ay open book. Kaya nga tinatawag na revelation, to reveal, maipahayag. Kaya nung last night, ang ating topic ay about sa three angels message para maipahayag ang everlasting gospel. At ito po ang ating, sabi po sa Revelation chapter 1 verse 1, ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin. Ano pong sabi? Ipahayag sa kanyang mga alipin. Open book ang Revelation sa makatuwid ay ang mga bagay na narapat mangyaring madali at kaniyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang alipin na si Juan. Kung ito ay closed book, ano kaya yung mangyayari sa atin? Hindi na natin maintindihan. Siguro, wala na po ang kinabukasan natin, hindi natin maintindihan. Meron pa ba tayong pag-asa na makakamtan doon sa langit na bayan? Jesus Christ revealed, ibig sabihin, ipinahayag niya ang mensahe ng ating Panginoon. In the book of Revelation, Jesus revealed, but Antichrist what? Exposed. Now, do you think that the devil wants Jesus Christ to reveal his message? Gusto ba ng demonyo or ni Satanas na ano na itago lang ang mensahe ng ating Panginoon? Syempre ayaw niya na ano? Ayaw niya na ma-reveal dito. Gusto niya na itago ito. Ayaw niya na malaman nating lahat. So, he tries to prevent people from studying the book of Daniel and the Revelation. And also all the doctrines in the Bible. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 3, Apocalypse, kapitulo 1 talatang 3, mapalad ang bumabasa. Ano daw pong sabi? Mapalad ang bumabasa. Tayo po ba'y bumabasa? Tayo po ba'y bumabasa? Amen. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon ay malapit na. Amen? Amen. Mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad
mga bagay na nasulat doon, mga kapatid, tayo po ba ay bumabasa ng ating Biblia? Tayo po ba ay nangakikinig? O pinapakinggan po ba natin ito? Masarap na pagpakikinig. At tinutupad po ba natin ito? Ang mga bagay na nasusulat. Ang Apokalipsis ay naglalaman ng 404 na talata at sa 276 ay matatagpuan ang ibang parte ng Biblia. So in order to understand Revelation, we have to study in connection with the rest of the Bible. Kailangan pa kung paano natin maintindihan ang Daniel at ang Revelation, kailangan maintindihan rin natin yung mga doktrina. So, ayaw ko pong mangyari na simula tayo ay 666 na agad, simula tayo ay ano na kaagad, sa doon na kaagad sa prophecy. Dalawang prinsipyo sa pag-intindi ng propesiya. Una, ang Biblia mismo ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Ano pong sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 20? Kung babasahin po natin, where it says that no prophecy of the scriptures is of any private interpretation. Hindi po pwede na sa sarili lamang interpretasyon ng mga tao ang nasasabi or nasusulat sa Biblia. Kundi ito po yan, So it is not up to you or me or some church to predict or to interpret the Bible. But we have to let the Bible interpret its own symbols or principle. Number two, ikumpara ang kasulatan sa kasulatan. Sola Scriptura, Bible and Bible alone. Where the Bible says line upon line, precept upon precept, here a little, there a little. In Isaiah 28 verse 9-10. So when we get all the text together on a particular Bible teaching, then we have a clear picture of what the Bible teaches. It is sort of like putting a puzzle together. So, kasulatan, kumpara sa kasulatan, sola scriptura. Next, our master key of prophecy in Daniel 2, an ancient king's dreams. Meron po bang nagbasa na po ng Daniel 2? Only 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Mga kapatid, kailangan po nating bulay-bulayin or kailangan po nating himay-himayin ang Daniel 2 para maintindihan po natin ito. We're going to open our Bible in Daniel 2. Please open your Bible at kailangan po nating maintindihan ang mga bagay na ito. Daniel 2. Kayo po ba yung naka-open na sa Daniel 2? Amen. We're going to look at an ancient king's dream. Kung titingnan po natin, for example, si Sherlyn ay nanaginip. Siya ay nanaginip. Napakatindi ng kanyang panaginip. Pero bigla niyang pagkagising niya, nawala sa kanya ang panaginip na yon. Hindi niya na maalala yung panaginip. Pumunta siya sa kanyang kaibigan na si Gian. Sabi niya, Gian, please interpret my dream. Interpret mo yung aking panaginip. Ang sabi ni Gian, sabihin mo sa akin ang iyong panaginip. Ay, nakalimutan niya. Masasabi kaya ni Gian yung kanyang panaginip, mga kapatid? Hindi, mahirap. Mahirap sabihin ang panaginip. Maliban lamang, alam niyo mga kapatid, kaya yung mga manguhula, try niyo pong pumunta doon. Kung kayo may panaginip, try niyo pumunta doon at anong sasabihin niya? Sabihin mo muna yung iyong panaginip at i-interpret ko. Yun yung sasabihin nila, di ba? Pero mga kapatid, ito yung panaginip na to. Walang makakahula, maliban lamang, sabi ni Daniel, maliban lamang sa Diyos. Babasahin po natin. Chapter 2 of Daniel, verse 3. And the king said to them, I have a dream, and my spirit is anxious to know the dream. Then the Chaldeans spoke to the king,
in Aramaic, O king, live forever. Tell your servants the dream, and we will give the interpretation. The king answered and said to the Chaldeans, My decision is firm. If you do not make known the dream to me and its interpretation, you shall be cut in pieces, and your houses shall be made an ash heap. Anong gagawin sa kanila? It's chopped into pieces. At sila po'y durog-durugin. Okay lang ba sa inyo yun? Sabi ni King Nebuchadnezzar, lahat ng wise men, pumunta dito at interpret yung aking panaginip. Meron kayang makapag-interpret nun? Ano kaya yung sasabihin nila? However, if you tell the dream in its interpretation, you shall receive from me gifts, rewards, and great honor. Therefore, tell me the dream and in its interpretation. Kung ibibigay niyo ang interpretation sa akin, bibigyan ko kayo ng reward, gift, honor. Aba, eh di tuwang-tuwa ka kung meron kang honor, gift. The king answered and said, I know for certain that you would gain time because you see that my decision is firm. If you do not make known the dream to me, there is only one decree for you have agreed to speak lying, corrupt words before me till the time has changed. Therefore, tell me the dream, and I shall know that you can give me its interpretation. Ano pong sabi ng Chaldeans? Enchanters, magicians, astrologers. The Chaldeans answered the king and said, There is, in verse 10, There is not a man on earth who can tell the king's matter. Therefore, no king, lord, or ruler has ever asked such thing of any magician, astrologer, or Chaldean. It is a difficult thing that the king requests, and there is no other who can tell it to the king except the gods, whose dwelling is not with flesh. For this reason, the king was angry and very furious, and gave the command to destroy all the wise men of Babylon. So the decree went out, and they began killing the wise men, and they sought Daniel and his companions to kill them. Mga kapatid, ano kayang mangyayari kung kayo po yung sa part ng Chaldeans at mga wise men of doon? Siyempre, takot-takot. Pero ito yung pangyayari. Buti na lang, nakita nila si Daniel, at ito po hindi accident, kundi ito po ano? Ito po ay providence sa Panginoon talaga na makapunta doon si Daniel. Then with counsel and wisdom, Daniel answered Arioch, the captain of the king's guard, who had gone out to kill the wise men of Babylon. He answered and said to Arioch, the king's captain, Why is the decree from the king so urgent? Sabi niya, napaka-urgent naman ng inyong decree. Bakit papatayin agad yung wise men? Then Arioch made the decision known to Daniel. So Daniel went and asked the king to give him time that he might tell the king the interpretation. Then Daniel went to his house and made the decision known to Hananiah, Mishael, and Azariah. Si Meshach, Sadrach, and Abednego, ang pangalan nila sa Babylon, that they might seek mercies from God of heaven concerning the secret, so that Daniel and his companions might not perish with the rest of the wise men of the Babylon. Then the secret was revealed to Daniel in a night vision. Sino pong nagpa-reveal kay Daniel? Ang Panginoon! So Daniel, blessed the God of heaven, Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. Mga kapatid, ano po yung ginawa ni Daniel? Nag-pray siya. Nagingi siya ng wisdom sa Panginoon na ibibigay sa kanya ang interpretation na vision or dream ni King Nebuchadnezzar. Ano pong sabi ni Daniel? And he changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and the knowledge to those who have understanding. Verse 22, He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with Him. I thank You and praise You, O God of my fathers. You have given me wisdom and might, and have now made known to me what we ask of You. For You have made known to us the king's demand. Mga kapatid, walang ibang makapag-interpret ng panaginip kundi ang ating Panginoon. Hindi sa manghuhula, hindi sa ibang mga tao, kundi sa ating Panginoon na ibinigay sa kanya yung wisdom. Pero kung hindi po nanalangin sa Daniel, sa tingin niyo po ay merong wisdom na ibibigay ang Panginoon? Kung hindi siya naghingi ng request sa ating Panginoon, ano kaya mangyayari?
So this dream foretold the future of the whole world 2,500 years in advance, from the king's time down to our day. Kung titingnan natin, ang 2,500 years ago, the ancient city of Babylon, at that time, Babylon ruled the world. It was the world's sole superpower. Kung saan si King Nebuchadnezzar, siya po ang naging hari doon. Siya po ang pinakamalakas na hari. Siya po ang pinakamatinding hari doon during that time. Babylon has a lot to do with Bible prophecy. In fact, Babylon is mentioned 6 times in the Bible. In the book of Revelation. So, interesting yung number, di ba? 6. An ancient dream where... bumalik. So in Daniel 2, chapter 26 to 28, si Daniel or Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit na mga pantas na tao, na mga inkantador, na mga mahikuman o ng mga manghuhulaman, wala ninuman. Kundi sino? Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ano pong sabi nito dito sa text na to? Sa huling araw. Kailan po ang huling araw? Nung time po ba ni Daniel? Nung time po ba ni King Nebuchadnezzar? Or ngayon na? Ano kaya or kailan kaya mangyayari ang mga bagay na ito? Saan na po kaya ang situation natin ngayon? Hango po sa ating pag-aaralan. At ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Sabihin po natin. You, O King, were watching and behold, a great image, this great image whose splendor was excellent, stood before you and its form was awesome. This image's head was of fine gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of bronze, its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay. You watch while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay and broke them in pieces. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were crushed together and became like a chaff from the summer threshing floors. The wind carried them away so that no trace of them was found, and the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Mga kapatid, ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na ito? Aalamin po natin ang panaginip na ito. Wouldn't you be impressed if I told you exactly what you had dreamed? Sabi ni Ian. Kung, for example, sabihin ni Gian, sabihin ko kaya sa iyo yung dream. At binigyan si Gian ng isang wisdom ng Panginoon. Wow! Magiging matindi yung excitement or mas lalong ma-excite si King Nebuchadnezzar. So ano kaya ito yung panaginip na ito? In Daniel chapter 2, verse 36, ano pong sabi? This is the dream. Now we will tell the interpretation of it before the king. You, O king, are a king of kings, for the God of heaven has given you a kingdom, power, strength, and glory. And wherever the children of men dwell, or the beasts of field and the birds of heaven, he has given them into your hands and has made you ruler over them. All you are this head of gold. Ano pong sabi niya? Ano pong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ito? Ng panaginip na ito?
sabi niya, sabi ni Daniel kay King Nebuchadnezzar, ikaw ang ulo na ginto. Kung titingnan po natin ang Babylonia, ang Babylon ay meron pong ang Babylon or ulong ginto, 605 to 539 BC. Ito po ay Babylon ruled from 605 to 539 BC. So the golden head is this in this metallic image represents Nebuchadnezzar in his kingdom as a king. Ancient Babylon was the golden empire of a golden era. So they lavished their buildings with gold. Lahat ng mga tao, ang mga buildings doon, marami po ang mga na-build doon ay puro gold. Ang makikita mo, there were over 200 gold domed temples within the walls of Babylon. At ang Ishtar Gate, napakataas ng kanilang wall, pati yung gate po nila. Dedicated to the Babylon goddess Ishtar, ang ibig sabihin po ng gate nila, kaya tinawag na Ishtar dahil sa goddess Ishtar. The gate was constructed using glazed brick with alternating rows of bas relief or dragon or aurochs, bulls. Kaya makikita mo, marami pong mga ano, dragons and bulls, symbolizing the gods of Marduk and Adad, respectively. So the roof and doors of the gate were of cedar, and according to the dedication plaque, the gate was covered in a lapis lazuli, or a deep blue semi-precious stone that was revered in antiquity due to its bronzing. So these blue glazed bricks would have given the facade a jewel-like shine. To the gate run the processional way. So ibig sabihin, kung titingnan po natin, matindi, hindi mo ito maano, hindi mo ito pupuntaan mo, tapos aakyatin mo, titirahin mo yung mga soldiers doon sa loob ng Babylonia. Napakahirap. Bakit? Napakataas at napakatindi ng kanilang ginawa para hindi maakyat. Babylon means Babylon, or gate of God. Gate of God. Pero sino kaya yung God niya? Sino kaya yung ginagod nila? It is an ancient city in the plain of Shinar, or the Euphrates River. About 50 miles south of modern Baghdad, Babylon was founded by Nimrod in Genesis 10, who developed the world's first organized system of idolatry. So si Nimrod yung nagpasimula nun, hanggang sa the Tower of Babel. Siya rin yung nagpatayo naman. In 539 BC, it later became the capital of Babylonia in the Babylonian Empire. It was of overwhelming size and appearance. Titingnan po natin yung size. Yung size po ay ano, of its 70 years in existence, he ruled 45 years. So nag-ruled doon si King Nebuchadnezzar. Titingnan po natin. In the form of a square, 14 miles on each side in enormous magnitude. In brick wall was 56 miles long and 300 feet high. Wow, 300 feet high. Siguro mga ilang meters yan. Siguro lagay natin na sa 90 meters or mas more than. 25 feet thick with another wall, 75 feet behind the first wall, and the wall extended 35 feet below the ground. Matindi, mayroon ng wall, meron pang another wall. So hindi siya maakyat agad ng mga kalaban nila. 250 towers that were 450 feet high, a wide and deep moat that encircled the city. So, at meron pang Euphrates River. Kung titingnan po natin, hindi mapapasok agad kasi merong river. So, ang gold po, 8 massive gates that led to the inner city and 100 brass gates. Streets were paved with stone slabs 3 feet square. Hindi ng ng kanilang wall. The Great Tower ay merong 53 temples, including Great Temple of Marduk. So 180 altars to Ishtar. Golden image of Baal in the golden table. Kung titingnan mo, lahat ng mga doon ay mga puro mga Diyos-Diyosan. Yung
sinasamba nila doon. At puro mga imahe, two golden lions and a solid gold human figure. Kaya may mga lion, may mga bull ang nandyan. And also the temple of Marduk. So it was 91 meters high ang taas ng wall ng temple ni Marduk and covered with blue glazed tile on the outside. At merong 18 tons of gold was used. Pinumin niyo po yun. 18 tons of gold. Kaya napakayaman ng Babylonia. Napakayaman. Halos puro gold ang nandun. Kaya tinawag na ano? Ikaw ang ulo ng gintok. Sabi ni Daniel sa kay King Nebuchadnezzar. Sa kanyang na-reveal sa kanyang Panginoon. So, 7.5 metric tons of solid gold was used for the altar and thrones alone. So, ito po eh, tinapik ko lamang po ang Babylonia kasi hindi po natin matapik ito ng ano lang, ng isang gabi lang. Babylon Hanging Gardens, tinawag siya na Babylon Hanging Gardens, one of the wonders of the ancient world in water was raised from the river by hydraulic pumps. So, tinawag siya na ano? One of the wonders. Sa seven wonders of, ano ay nandun din siya, naka-record. Inside the city of Babylon were hanging gardens, one of the seven wonders of the ancient world. And Euphrates River flowed right through the heart of Babylon. Babylon also had a 20-year food supply. Kung titingnan natin, meron siyang 20 years na food supply. Kaya hindi sila magugutuman. Napakayaman. Inside the city walls, in fact, the Babylonians were so confident, no one could conquer their city. Sabi nila, no one could conquer the city. Bakit? Napakalakas nila. Napakatibay ng kanilang walls. Napakatibay ng kanilang mga sandata. At ang kanilang mga swords nandun lahat. Ang kanilang mga gamit pang war. And that they actually threw food over the walls to their enemies. Pwede nga nilang itapon ang kanilang mga pagkain sa kanilang kalaban. At kanilang mga kaaway. So, archaeologists estimate that the walls of Babylon were about 30 meter wide and between 330 to 100 meters tall or high. The Babylonians actually had chariot races on the top of the walls that would be like having a paved highway at the top of the city. So, ito po, meron pong isang archaeologists or may mga archaeologists na nakita nila yung tablet Ruins of Babylon inscribed by Nebuchadnezzar. He wrote, "May it Babylon last forever." Sabi niya, magtagal nawa ito magpakailanman. Ang tanong, nagtagal po ba yung Babylon? Did Babylon last forever? Of course not. The Bible predicted that it would not. It would not. Ulong ginto. Pero kung titingnan natin mga kapatid, bakit kaya, baka magtanong po kayo, bakit kaya from 605 to 539 BC pababa? Bakit hindi from 539 to 605? Po? Before Christ. So nga po, before Christ. Pero bakit kaya pababa from 605 to 539 BC before Christ? Kasi yung ating ngayon ay from 1 to pataas, di ba? Alamin po natin, this calendar era is based on the traditional record year of the conception and birth of Jesus of Nazareth. So, in counting years from the start of this epoch ang tawag doon, and BC or before Christ, denoting years before the start of the era, there is no year zero in the scheme. Kaya kung titingnan po natin, from 605 BC to 339 pababa, merong one year before Christ at merong tinatawag, walang zero year at merong tinatawag na 1 year AD. Kaya dalawang one year kung titingnan natin yung calendar. So there is no zero in this scheme, so the year 81 immediately follows the year 1 BC. This dating system was devised in 525 but was not widely used until after 800. So, ito po ay ating, ano lamang, ang ibig sabihin po ng AD ay Anno Domini, or Year of the Lord. Year of the Lord. So, naintindihan po natin?
So ibig sabihin nung yung pagbasa nila ng calendar nila noon ay 605 pababa tapos there is 1 year BC. Then another 1, walang 0, another 1, pataas na tayo ngayon hanggang sa kasalukuyan. In Daniel chapter 2 verse 39, continue po. 2500 years ago, Daniel told the king in Daniel chapter 2 verse 39. Babasahin po natin. Ano po sabi sa Daniel chapter 2 verse 39? But after you shall arise another kingdom inferior to yours, then another, a third kingdom of bronze, which shall rule over all the earth. Aba, ano pong sabi ni Daniel? Ikaw, ang ulong ginto. Eh diba, napakalakas niya. Kung titingnan mo, walang may makakatalo sa kanila. Pero, nagsabi si Daniel na meron pang isang kaharian na tatalo sa iyo. Siguro mo, ikaw yung hari, disappointed ka, no? Disappointed ka. At pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mas mababa kaysa iyo. Mas mababa kaysa sa kanya, pero matatalo siya. Question mark siguro sa kay King Nebuchadnezzar. Bakit? Bakit kaya? Babylonia, then ang kasunod po noon ay ano? Ha? Medo-Persia. After this shall arise another kingdom inferior to thee. What do this metal represent kingdoms? First, Babylon, then came an inferior kingdom. Who knows which kingdom came after Babylon? So, kung titingnan natin, that was a kingdom of what? Medo-Persia, just as silver is inferior to gold. So, the next kingdom would be an inferior to kingdom. Kung titingnan po natin, napakalakas ng mga soldiers ni King Nebuchadnezzar. Napakataas ng kanyang kaharian ng Babylon na 90 meters height. Napakataas at napakatindi ng kanyang yung thickness ng kanyang wall. Paano kaya nakapasok ang Medo-Persians? Pero kung babasahin po natin si King Nebuchadnezzar, babasahin natin sa Daniel ay mas nauna siyang namatay at meron pong pumalit sa kanya. At yun ay si King Belshazzar. Hindi si King Belteshazzar, ha? Si Belteshazzar ay ang pangalan ni Daniel sa Babylon, Belteshazzar. Ang pangalan ni ng kanyang na sumunod kay King Nebuchadnezzar ay si Belshazzar. Si King, sana kaya si King Nebuchadnezzar. Ha? Namatay siya. Paano kaya siya namatay? Ha? Nabaliw. Paano kaya siya nabaliw? Ayun po ba ay namatay na siya na hindi nakilala ang Panginoon? Nakilala ng Panginoon. Alam niyo po kung anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng vision tungkol doon. Nagkaroon siya ng vision doon in chapter 4. Kung titingnan po natin, siya ay pumunta sa wilderness. At ano pong nangyari sa kanya? Humaba ang kanyang buhok, humaba ang kanyang mga kuko, humaba ang kanyang, kumain siya ng mga damo. At alam nyo, nagkaroon po siya ng repentance sa ating Panginoon. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit nagkaroon ng transformation sa kanyang buhay? It's because of what? It's because of what? Because of whom? Bakit kaya? It's because of 5 persons. Sino ba? 4 persons. Si Daniel, si Meshach, Shadrach, and Abednego. Na nagpakilala sa kanya sa ating Panginoon. Matindi ang ginawa ng mga ating mga kaibigan doon sa Daniel, sa Babylon, na kung saan napakaraming mix yung error and truth. Kailangan kung nandun siguro tayo, baka siguro ma-influensyahan din tayo na sumamba tayo sa Diyos-Diyosan. Pero it's because of the principle na pinanghawakan ni Daniel at ng kanyang friends na si Meshach, Shadrach, and Abednego, hindi sila nagano. Hindi sila sumablay sa ating Panginoon. Hindi sila na influensyahan sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ang nakita ni King Nebuchadnezzar, kung titingnan po natin, during that time, di ba na ipasunog sana ni King Nebuchadnezzar si Meshach, Shadrach, and Abednego, na kung saan ay sumamba ang lahat ng mga tao, pero ang kanyang kaibigan, ang kaibigan ni Daniel, si Meshach, Shadrach, and Abednego, ay hindi sumamba sa Diyos-Diyosan. At ipasunog sana ni King Nebuchadnezzar
ang kanyang mga kaibigan. Pero anong nangyari? Alam niyo ba yung story na to? Anong nangyari? Meron, nung nandun na sila sa napakatinding init doon sa loob, ay merong nandun. Sino kaya yun, Homer? Sino yung kasama na ni Meshach, Sadrach, and Abednego? Ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung titingnan natin kung bakit nagkaroon ng transformation sa puso ni King Nebuchadnezzar, it's because of the principle na pinanghahawakan natin. Mga kapatid, kahit saan man tayo magpunta, kahit kayo po ay nasa ibang-ibang kurso or courses, kung kahit nandun na kayo sa inyong mga workplace or sa trabaho ninyo, at lahat na mga yon, ikaw lamang nag-iisa na Seventh-day Adventist, makakatindig ka kaya sa prinsipyo ng Biblia na nababasa po natin dito sa Biblia. Makakatindig po kaya tayo na kahit ano pong batikos or pag-persecute sa atin, makakatindig po ba tayo sa harapan ng ating Panginoon? Kagaya po ni Daniel, ni Meshach, Sadrach, and Abednego. At makikita sa kanila ang karakter ni Kristo. At meron pong pagbabago sa mga nakapalibot sa kanila. Mga kapatid, tayo po ay, kung titingnan natin ang ating buhay dito sa ating, sa mundong ito, ay napakatindi, patindi ng patindi. Ang mga tanda ay halos nakikita na. At halos pa-increase ng pa-increase. Ang mga bagay na ito ay nagpapatunay lamang na malapit na darating ang ating Panginoon. Itong Babylon na ito, kung hindi naninindigan ang ating mga kaibigan na si Daniel, Meshach, Sadrach, and Abednego, posible na hindi mababago si King Nebuchadnezzar. Merong pumalit sa kanya na si King Belshazzar at siya ay wicked king. Kaya kung bakit tapusin na natin sa Medo-Persia tapos pagpatuloy natin bukas. Kung bakit natalo ang Babylon, ang ginawang tactics or tactics ni Cyrus, ay ano po, doon sila pumasok or naghukay sila, gumawa sila ng tunnel sa River of Euphrates at pumasok doon sa saan? Doon sa gate. Pagkakita nila doon sa gate, actually, meron pang another gate eh. Meron pang another gate. Pero naka-open ang gate na yon. Bakit kaya naka-open? Dahil ang ibang mga kasama ng King Nebuchadnezzar, ang kanyang mga soldiers, ay nagkaroon ng party. Inuman, at kung ano-ano pang ginawa nila. Kaya nakapasok ang kasamahan ni Cyrus, ni King Cyrus. Pinangalanan na si Cyrus 150 taon bago siya ipanganak. The prophecy even named the man who would conquer Babylon 150 years before he was even born. Mga kapatid, kaya totoo talaga na ang propesiya ng Biblia ay mangyayari dahil wala pa po si Cyrus na sabi na ng Bible tungkol kay Cyrus. Sabi sa Isaiah 45 verse 1, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahira ng langis kay Cyro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya at ang aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. Mga kapatid, the prophecy in Isaiah 45 verse 1 says that the Lord is anointed to Cyrus. To Cyrus's right hand, I have held to subdue nations before him. Kaya natalo ang Babylon. At ito po'y nasa propesya at nangyari nga. Nangyari nga, natalo nga ang Babylonia, napasok ng mga soldiers ni Cyrus patungo sa Babylon, doon sa River of Euphrates, patungo sa loob. At hanggang sa natalo lahat ang kanilang mga kalaban. First, on October 13, 539 BC, when the Medo-Persian army surrounded Babylon, the Babylon felt so confident inside their walls that they had a huge party.
grabe yung ano nila sa kanilang sarili na hindi sila makaya, hindi sila mapasok. But it's because of their party. As usual, there was lots of drinking that night, so most of the soldiers were drunk. Kaya mostly sa kanilang mga soldiers ay nalasing. So kung pwede nyo ito mabasa sa Daniel 5. During that same night, the Medo-Persian armies diverted the river Euphrates. Titingnan po natin, totoo nga na nangyari ito. Bakit? Meron po tayong ebidensya. Meron po tayong proof. The record of that accomplishment was recorded in stone in the Sire Cylinder. The record is in a museum in London, England. The proof that Bible prophecy is true. Through the Bible, God predicted Babylon's fall and Medo-Persian's victory long before it happened. Of course, He knows that the future we can trust Him. Mga kapatid, talaga naman mangyayari at mangyayari lahat na mga nasa propesiya ng ating Panginoon. Lahat ng sinabi ng ating Panginoon. Ang sabi po doon, in the last days. At ito na nga ang last days. Huling bahagi ng ating sandali dito sa mundong ito. Aalamin po natin ang mga bagay-bagay kung nasaan na ano na ang kalagayan natin ngayon sa susunod na topic. Mga kapatid, tayo po ba ay nakahanda na sa mga propesiya, sa mga tanda na mas lalong darating at mas lalo po nating malalaman sa ating buhay? Mga kalamidad, mga problema sa ating buhay, mga bagay na dapat nating alamin pa sa Biblia. Willing po ba tayo? Tayo po ba'y nakahanda na sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon? Tayo po ba'y handa na sa mga bagay o kalamidad pangyayari sa kuna or for the coming emergencies? Kung tayo po'y handa na, gawin natin ang tama. Kagaya kay Daniel. Kagaya kay Meshach, Sadrach, and Abednego. Willing mag-itayo ang prinsipyo ng Biblia. Willing i-share ang gospel ng Panginoon kahit saan man tayo magpunta. Sana po, meron po tayong courage na maibahagi ang salita ng Diyos sa tulong ng ating Panginoon. Makakapakinig po tayo ng awitin mula sa ating mga kaibigan. At ipagpapatuloy po natin ang ating mensahe bukas pa ng Thank you.
pagpapakita ng pakikinig sa ating sa salita ng Diyos. Willing po ba tayo na mag-worship kahit umaga na tayo po yung halos parang mahirap gumising? Pero willing po ba tayo magising sa gumising sa umaga para mapakinggan ang salita ng Diyos? Willing po ba tayo na kahit po tayo nagsastruggle sa ating trabaho, sa eskwelahan, sa ating mga pag-aaral, willing pa rin po ba tayo isakripisyo ang ating buhay para sa ating Panginoon? Mga kapatid, pag-iisipan po natin ng bawat paglalakbay natin sa ating pananampalataya. Gawin natin ang tama. Gawin natin ang prinsipyo na galing dito sa Biblia. At hanggat maaari, tayo po ay focus lagi sa ating Panginoon. Hindi po sa ibang bagay. Ang ibang bagay na yan ay idaragdag ng Panginoon yan. Sabi po sa Matthew chapter 3 verse chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tayo po ito mayo para po sa ating Panginoon. Magilang Diyos na makapagbigyan sa lahat, Panginoon, salamat sa inyong dakilang pag-ibig na pinagkaloob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil po sa naipahayag ninyong propesiya, marami po ang nangyari na kung saan ay ito po'y nagpapatunay lamang na kami po'y mas lalong maging handa para sa inyong pangalawang pagparito. Tulungan niyo kami, Panginoon, dahil sa kasalukuyan ay marami pa pong nare-reveal ang Biblia tungkol po sa mga prophecies sa buong sanlibutan na lalong-lalo na, Panginoon, sa ginagawa ni Satan ngayon, Panginoon. At hinihiling po namin, Panginoon, na mas lalo po kami maging handa, maging watchful, dahil ang kaaway ay nandyan lang para itempt kami sa lahat ng pagkakataon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mas lalo kaming maging matatag sa aming pananampalataya at ipahayag ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Tulungan niyo kami, i-cleanse niyo kami, Panginoon. Linisin niyo ang aming mga sarili. Linisin niyo, Panginoon, ang aming mga kasalanan na gawa. Hayag man ito o hindi. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mabago ang aming mga sarili, Panginoon. Sa aming inward na character at outward character na magkaroon po ng revival and reformation sa aming mga puso. Tulungan niyo kami na magkaroon ng humility and humbleness sa aming mga puso, Panginoon. Gabayan niyo po kami sa aming pananalita, sa aming gawa at aming pag-iisip. Ito lang po ang aming hiling at dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.